September morn. Ang tagal natapos nung August. Isang buwan din. Kaya ngayong umaga, magpe-prepare tayo ng bike na gagamitin kasi may planong Team Apple na mag-ride this coming weekend. Ngayon, titingnan natin kung saan ang destination. Hindi pa nga malaman kung matutuloy. Pero para sigurado, magsa-set up na tayo ng bike na gagamitin. So magsa-set up ako ng bike. Hindi ko alam kung saan ang destination. Pero mag-uusap-usap kami this coming weekend dyan. Ihanda ako na yung mga kakabit or install dito sa ating bike na gagamitin. Ito nga pala yung Pro Trinx 1600. Siya rin yung gamit natin sa North Luzon Loop. So guys, inuna ko yung frame bag na sarap magbike. At sukat na sukat yan dito eh. Dito natin ilalagay itong ating hand pump na pinakamalakas na lagi kong gamit. Pasensya na sa boses. Alam niyo ba nung pagkagaling sa bike demo, natrangkaso tayo ng ganong kahaba. Trangkasong pwedeng magtrabaho. Nakakilos, maayos, pero ubo ng ubo. Kaya yan, dike pa natin ang nag-concert. So dito ko ilalagay itong dalawang extra tube natin. Kaya ako ito pinagawa kay Gel Kadyang. O nga pala, sa inyong bike packing bag needs, puntahan nyo siya dun sa kanyang, or kontakin siya sa kanyang Facebook account, Gel Kadyang, kanyang pangalan. At maaasahan nyo yung good quality, mabilis na pagpapagawa ng mga bag na kaya-kailanganin nyo sa yung bikepacking trips. Pero unahin natin itong ating Anything Crater. Kasi pag nilagay natin yung dalawang bag dito, storbo. Kaya ito muna. Itong Anything Cradle ng Salsa. Ayan. Itong lagi kong daladala kapag kang maglalagay tayo ng tent or mga damit na extra. Kasi siya napaka-stable niya. Hindi siya gumagalaw. At lahat ng strap mo dito sa cradle na to eh, talagang walang pagkahulog. Hindi kakabahan kahit rough road pa yung dinadaanan mo. Ayan. Install natin siya. At itong nakikita nyo, ito yung extra bag na nandito sa ibabaw. Ito, mayroon tayong ilalagay ng mga yung mga madadaling kailanganin kapag habang nagta-travel. So mamaya natin pakikita kung ano yung laman yan. Install muna natin. Yun. At medyo yung ating cable ay na-stress, baba natin. Dali lang yan. Yung brake cables medyo stress kaya kailangan ibaba. Yun lang.
Yan din dito. Ayun na. Ito, pwede mo lagyan ng mga snacks. Ganyan siya eh. Dito, pwede kang maglagay ng mapa. Yung mga directional signs na pwede habang nagtatravel, magaling makakita. Pero ang nilalagay ko rito, yung ito. Yung mga paracetamol, yung anong mga emergency medicine, yung Mediplast, yung basic na kakailanganin. Pero mamaya, dagdagan natin yung ating first aid kit. Dito natin ilalagay yung ating waterproof bag. Ayan, itong giant. Dito natin ilalagay yung jacket, itong ating sleeping bag, tent, hindi na siguro. Saka na muna tayo mag-pack ng tent. Alamin muna natin kung saan yung destination. Dali lang naman. So ito, mud guard. Dito na natin ito ilalagay. Yan, kasi tag-ulan. Mahirap na. Kailangan natin yan. Yun. Tabingi. Madali lang naman. Yan. So yan, meron na tayong nailagay. Siyempre, ilalagyan pa natin na ibang gamit ito dito. Yung ating feed bag. Dito na yan. Ang U-Box, ang tawag ng pack gear dito, U-Box. Siyempre, importante rin itong mga maliit na bag natin, ano. Lahat yan, water repellent naman. At siyempre, ang setup natin eh, ano na, pang all around na. Umulan, umaraw, kailangan ready at kailangan waterproof yung mga delikadong mabasa. So ito na yung tamang paglalagay ng ating feed bag, U-Box, na ka-install na ng maayos, at nailagay ko na rin yung ating water bottle bag dito na rin sa handlebar ko na rin nilagay, ano. So, mga 1 liter ang kasya rito each. Meron tayong 2 liters na kakailanganin. At least, madaling kunin na. At kasi nga, wala na tayong place para sa ating water system. Dito dapat yan nakalagay sa frame. Pero okay na to. Makapaglagay pa tayo rito ng mga gadgets. Ano yun na, barya, candies, at nailagay natin na maayos ang ating cyclo computer. Dito, malamang alagay ko rito yung mga charging cables. Pero kailangan i-waterproof yun. Ibalot lang naman natin ng plastic.
sama-sama na natin bago natin siya ilagay sa loob para siguradong hindi mababasa. Ganun din dito. Mga tools or yun pa lang ano, mga kakailanganin natin habang tayo nasa daan. Yan, mga candies or oatmeal kung saan pwede natin siyang bunutin ng mabilisan habang tumatakbo. So wala pa naman yan, madali naman lagyan yan. Dyan na muna tayo, sunod natin yung iba. Unti-unti mauubos yan. At magbabaon na rin tayo ng konting protection sa gutom. Kung minsan bigla tayong inaabot ng gutom sa daan, at least meron tayong mabubunot. Baka dito na natin ilagay sa energy bag. Yung ibang importante dito na lang, kasama yung ating pump. And so guys, bago nga pala tayo matapos sa ating sinasetup na bike, ayan yung i-unbox ko muna tong aking bagong helmet na binili ko July 2021. Nakalimutan ko nang gamitin eh, pero i-unbox ko na rin. So ito yung bluegrass helmet. Ang aking kauna-unahang MIPS helmet na binili ko nga sa life cycle last year pa. Ito yung Rogue model. Ilabas lang natin sa kanyang taguan. Pero ilang beses ko na itong sinukat-sukat. Kasya naman. Ayan siya guys. Bluegrass Rogue. Nilagyan ko na pala ng name, ROG MIPS. Ang MIPS ay yung tinatawag nilang may brain protection system, at medyo kakaiba dun sa ordinaryong helmet na ginagamit natin. Medyo pricey lang guys, pero ang design napakaganda naman. So yun ang makikita nyo sa loob. Ito yung special feature nila, ano, sinasabing naka-MIPS. Basta naka-MIPS yung helmet mo, meron kang makikita ganito. And it's ibang brand. So yan siya, Bluegrass model ROG. Yan. Alamin na lang natin na medyo may kamahalan yung helmet na to. Hindi mo sobrang mahal. Mas mataas lang ng konti dun sa mga ginagamit natin. So, ayan. At na-unbox ko na siya. Pwede ko na siyang gamitin. Nakalimutan ko na. 14 months bago siya nailabas. Thanks. Ang size nga pala niya ay large. Sukat natin kaya. Ayan. Salpak na salpak. Okay, ROG Bluegrass. Ayan guys, at nailagay ko na yung ating spare clothes, jacket, sleeping bag kung kailangan. So dito nakapaglagay na ako nga ng ibang medicine na gagamitin. So ayan guys, hanggang dyan na lang muna ang ating setup. Light pack lang.
At nakapaglagay na rin ako dito ng slipper. Ayan o, may chinelas tayo dyan. Yung gadgets. Dito ko na ilalagay yung spare batteries ng GoPro, charging cables, at kung ano pang magkakasya. Pero naka-waterproof lahat yun. Kabalot muna ng plastic bago natin itakbo yung bike. So hindi ko kinalimutan yung jacket natin para huwag tayong ginawin habang pumapajak. So guys, yun na lang muna yung ating short vlog sa araw nito. Balitaan ko na lang kayo sa susunod na video kung saan kami mapupunta ng Team Apple. So guys, maraming salamat. Sasamantalahin na natin yung ating editor na doon sa taas at mukhang may upload na niya ngayon ito. So bye bye guys, maraming salamat ulit.